What's up mga karabit and welcome back again to my YouTube channel. For today's video nga ay panibagong question na naman yung sasagutin ko sa video natin ngayon. At syempre kung bago nga lang kayo sa channel ko at gusto nyo mag-alaga or nagpa-plano kayo parami ng rabbit, ayun, mag-subscribe na kayo kasi yan nga yung content na ginagawa ko dito. If free time kayo, i-check nyo yung iba kong vlog, iba kong video, nasa baba lang yun guys. Check nyo kapag may free time kayo. Kapag may free time kayo kasi, ayun, sure ako na may makukuha kayong idea kung paano yung tamang pag-breed, pag-aalaga ng mga rabbit natin. Ayun nga mga rabbit, balik nga tayo dun sa question ni karabbit Cheryl Aquino. Ayun, eto nga yun. Hello po, hindi na po ba pwede manganak yung rabbit ko kasi kinain niyo po lahat. Ayun, so bago yun, bago sagutin, is magbibigay lang ako ng mga reason, mga dahilan kung bakit nga ba kinakain ng rabbit natin yung mga anak nila. So, madami pong dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Kaya naman, ayun, tapusin nyo tong video na to kasi, ayun, makakakuha talaga kayo ng idea. So, unang-una kung bakit ginagawa yan ng rabbit natin is pwedeng merong pusa or asong umaaligid or nasa ilalim ng kulungan niya habang nanganganak yung doon nyo. And based on my experience is na nangyari nga yun dito, which is yung pusa namin na si Mingoy ay pumunta doon sa ilalim ng ng kulungan, ng cage, habang nanganganak yung isa naming rabbit na si Amara ba yun? Parang si Amara nga yun. Tapos habang nandun si Mingoy sa ilalim is naging ngiyaw siya. So, dun pa lang is stress na doon yung rabbit natin since sa wild nga instinct nila kapag merong predator sa umaaligid is kakainin talaga nila yung kids kasi nga yung kids is mataas yan sa proteins na nakakatulong para maging okay ulit yung katawan ng doon na mas mabilis yung reproduce nila kasi nakakatulong sa katawan para ayun, makondition ulit yung katawan sa susunod na breeding. So, ganun yung ginagawa nila. Tapos, pangalawa, pwedeng yung doe nyo is bata pa nung pinanganak. Bata pa nung pinakastahan nyo. So, isa yun sa mga dahilan. Kaya naman kung magpapaanak kayo ng rabbit, magbe-breed, dapat nasa tamang edad, which is yung 5 to 6 months old yung rabbit nyo bago nyo pakastahan. Ayun, para maiwasan natin to. Tapos, kung ayun nga, kung merong mga aso o pusa, mas okay kung yung kulungan ng rabbit nyo, lagyan nyo ng sako, paikot, para yun, ma-feel niya na secure siya. So, ayun na lang gawin nyo. Ayun, so punta na nga tayo dun sa question ni karabbit, Cheryl Aquino. Ayun, so dito nga nangyari yan. Ang gagawin mo ng karabbit is, syempre, pwede pa yung paanakin. Pagbibigyan mo pa yan ng second chance. Yung ex mga binigyan mo, diba? Yung rabbit mo pa kaya. Joke lang. Oo. Promise, pwede mo pa yung bigyan ng second chance. Paanakin mo ulit. Tapos, gawin mo yung mga sinadjust kung for example, yung lalagay mo ng cover yung kulungan o kaya naman, ilagay mo yung kulungan sa lugar kung saan walang makakaistorbo sa doon habang nanganganak siya. So, yun. Observe mo din. Tapos, if ever man nanganganak ulit siya, second chance, binigyan mo second chance, tapos nanganganak siya, kinain niya ulit. So, doon na tayo, doon muna siya hahatulan talaga. Doon muna siya titingnan. Kapag kinain niya second, sa pangalawang pagkakataon, ayan, last na yon. Hindi mo na siya pwedeng paanakin kasi uulit-ulitin niya lang din yan. Ayan. Pero kung kaya mo naman ibantayan or iwalay agad yung mga kids, pwede yon. Ibukod mo sa kanya, tapos papadedein mo na lang. Sa kanya, hawakan mo siya habang nagpapadede. Ayan, so pwede yun. And ayun nga mga karabbit, I hope na nasagot ko yung tanong nyo and sana may nakuha kayo kahit konting idea sa mga videos na ginagawa ko. Ayun. Sana palagi nyong ilike yung videos ko
kung kaya nyo i-share sa mga social media accounts nyo, ayun, pa-share naman ako kasi malaking tulong yun para ayun, mas lumaki pa yung channel ko. Ayun, thank you. Sana wag nyo i-skip yung ads kasi napaka-ikli lang nung video natin. Sa una lang yun may ads, sa gitna wala ng ads. So sana ay don't skip ads para kahit pa paan may pambili naman ako ng pakain ng mga rabbit ko dito. Ayun, thank you guys. Thank you mga rabbits. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.